Hello guys, welcome back again to my channel. For today's video po ay gagawa naman po tayo ng panibagong cake tutorials, which is another birthday cake po. Pero hindi po siya usual na birthday cake kasi nga ito po ay isang debut cake. At tsaka ito po ay isang 3-tiered cake. So, medyo mataas-taas siya at tsaka medyo mabigat kasi nga all moist cake po siya. So, ngayon, samahan niyo po ako sa paggawa ng aking cake. Let's start! So, kanina po, kanina ay nasimulan ko na siyang i-camp coat at tsaka i-cover. So, ngayon, ipapakita ko na lang po sa inyo ang ibang detalye pa sa paggawa ng cake. So, pasensya na lang po kung mayroong nagpupukpuk sa background natin. Kasi nga, nasa squammy area tayo, guys. Ayan. Hopefully, malakas naman po ang aking boses. Pero, mas maigi na tingnan nyo na lang po ang aking video. Para masundan nyo siya. At para may idea kayo kung meron po kayong mga further orders soon. Okay, so wag na natin siyang masyadong i-flat sa taas kasi may ipapatong naman tayo, no. So, sa loob po ng ating 10 by 3.5 size po ng cake, meron po siyang tatlong sago straw. Ito po yun. Pinasok ko na siya sa loob. Then, ipapatong na natin ang second tier without cake board. So, ngayon nagsuot na po ako ng mouth mask, ewan ko anong tawag dun. Tsaka pinatong ko na rin yung ating cake sa dalawang styro na size 12. Para guys, medyo may bigat-bigat kasi ang cake na ito. So, kailangan talaga natin ng matinding suporta ng ating styro. Mahal kasi ang cake board. So, ito na lang po ang ginamit natin, itong styro natin. Then, ipapatong na natin next ang wait, medyo mahirap siya guys, wait lang. Okay, kasi kanina ano ko na siya eh. Ayan. Okay. Tingnan lang natin ang maigi guys kung nasa center na ba talaga ang ating cake. Okay. So, ayan. Nasa center na siya. Kanina, nalagyan ko na siya ng chocolate filling. Next, ipapatong na natin ang isang layer ng ating moist cake. Okay, medyo ano lang talaga siya eh, tabi ni konti. Pero, ewan po, ano kasi yung bahay namin, siguro din na straight. Kasi nga, kaway lang bahay namin guys. So, ayan. Hinahabol ko na lang talaga itong ano. Then, tusukin natin uli ng sago straw. Dahan-dahan lang, guys. Ayan. Then, ibalik din natin. Medyo talagang mahirap talaga ito mga tiered cakes kasi nga ang bigat-bigat niya guys. Okay, so as usual, okay, so kailangan ko siyang lagyan pa ng another support para makabit siya dito hanggang sa styro. Okay, wait, kukuha muna ako ng barbecue stick.
Ito na po yung aking barbecue stick. Ibabalot lang natin siya sa isang aluminum foil para safe po ang cake sa barbecue stick. Nawala po yung aking pangpukpuk. Ayun. Nakita ko na. Simple lang daw yung kanyang gusto, guys. Ewan ko kung kaya ko bang gawin siya ng simple lang. Na mas gusto ko kasi yung ano ba, yung may mga flowers, di ba? Ayan. Tusok ko siya ng dahan-dahan hanggang maabot na niya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Char. Okay. Ewan ko. Basta yun na yun. Hawakan nyo lang hanggang sa pumasok na siya sa medyo matigas-tigas nga lang. Kasi nga, ayan. So, safe na po tayo, guys. Ang cake na ito ay i-deliver ko pa bukas. Bukas ng alas 6. Yung ano kasi, para safe po talaga sa delivery, para hindi siya magsaslide, ang ginagawa ko ay iti-chill ko muna yung cake mga 12 hours para bukas safe talaga siya i-deliver para matigas na yung cake nyo. Hindi naman siya titigas siya. Hindi naman po talaga siya titigas. Totally. Yung ano ko lang, yung concern ko lang is yung pag-deliver niya ba. Kailangan talaga siya maging matigas para safe. Yung cake lang naman ang titigas, pero ang icing ay hindi. Again, I'm using boiled icing. Mga ilang taong ko na din ito siyang ano, 2 years ko na din siyang practice na kapag nag-deliver ako ng mga tiered cakes, lalo na kapag malalayo, ginagawa ko talaga siya a day before sa delivery time. Kasi na-try ko before yung bago-bago pa yung cake tapos icing. Ang lambot ng cake, kaya ayun, na-slide, minsan, ano pa, maalog kasi sa daan. Saka mabigat din kasi itong moist natin, guys. So, kailangan talaga natin siyang i-secure talaga para naman hindi naman ma-disappoint ang ating mga customer at saka hindi naman ma ano yung pinagpagura natin. Maybe, nakalimutan ko pala siyang lagyan ng kulay blue. Dapat blue ito sa gitna. Pero light-light lang. Kasi nga, debu, diba? Tapos, babae. Pangit naman kung i-dark. So, mag-ano tayo ng color blue dito. Scrape lang natin yung excess icing. So, later, atin siyang final coat later with colored light blue lang. Anyway, salamat po sa nag-subscribe sa aking channel. Sana huwag niyo po akong kalimutang i-like. At kung bago ka pa sa aking channel, please do, please i-subscribe niyo po ako. Nai-excite talaga ako pag gumagawa ako ng mga matataas na cake. Medyo ano na, maning-mani na lang itong mga tiered cake sa akin, lalo na yung creature. Maning-mani talaga. Medyo kinakabahan pa rin at saka bago ako talaga magsimula mag-bake, mag-icing ng cake.
Nagdadasal po talaga ako for guidance. Gawin niyo rin po yun. Siguradong walang palpak sa cakes. Okay. So, ayan. Maglagay na lang tayo ng color blue. Wait. Ito po yung ginagamit kong pangkulay. Liquid food color lang. Okay. Konting-konting patak. Pwede kahit anong brand. Pwede Ferna, pwede McCormick. Kung ano pong nas available po sa inyong Suking Baking Store. Kung wala pong liquid, pwede naman gel food color. Basta kung anong available dyan. Chokes na yun. Ay, wait. Ayan, mag-finish. At sa iyo, guys. Medyo maliwanag talaga itong ring light ko, ah. Parang malapit na akong ma-delete sa camera. Ayan. Huwag na natin siyang i-smooth sa taas kasi matatabunan lang naman siya dyan. Sana nga, ngayong taon, may mag-order sa akin ng 4-tier cakes. Diba? Kasi, parang naku-curious na talaga ako kung gaano siya kabigat. Ito, medyo, pag ibiyahe mo siya ng mga kalahating oras, medyo, nangangalay na yung, ano mo, yung mga paa mo. Saka yung braso mo sa kakahawa. Pero, chokes naman din. Safe pa rin siyang i-deliver. Basta nga lang, naka-chill po siya sa ref. O, mga kahit 12 hours. Or kahit 10 hours. Sa chilled lang talaga siya. So, anong oras na ngayon? Mga alas 3. Siguro matatapos ako ng alas 6. Tapos, i-deliver siya bukas ng alas 6 ng umaga. So, okay na yun. Basta chilled lang. Ang talaga itong ano natin guys, yung ating icing. Kailangan lang talaga ng pinangmahaba-habang pasensya. Okay. So, sulit na sulit din naman ang pagod mo kapag nagustuhan ni client ang iyong cake, diba? So, ayan, sa likod namin, may nag-away na. Ay, iba talaga itong aming area. Ang daming ganap sa buhay. Ako guys, pag nag-scrape ako ng icing, hindi ko talaga siya inaabot dito na part kasi natatabunan naman siya ng mga borders pamaya. Pero kung walang borders yung sample na sinend, naku, ang hirap nun. Okay, so scrape na natin ang excess nating icing. So, ayan. Tapos na po ang aking second tier. And lalagyan siya natin ng design, which is the crisscross or yung quilted type. Okay. Wala akong maisip po siya. So, i-crisscross na lang natin or yung quilted. We'll be right back.
na-chilled ko na ang cold air natin ng around 2 hours. So, continue na natin hanggang sa matapos natin ang 3 air. Okay. So, parang hindi ata ako klaro, guys. Wait. Okay. Uy! Saan ba ang ano to? Daming crumbs. Okay, parang ano siya, tabi niya. Okay, tabi niya. Parang ano naman. Nakaka-ano naman ang ilaw natin. Adjust natin. Parang yellow. Yellow, masyadong orange. Sakit sa mata. Ayan. Ayan. Okay. Check natin kung tama ba. Okay, medyo ano siya dito na side. So, ganun lang po ang gawin nyo, guys. Kapag ipapatong nyo na ang top tier nyo, kapag gumagawa kayo ng 3-tier cake. So, i-chill nyo muna ang first 2 bago ipatong ang pang-last. Okay. Then, itusok natin uli. Tusukan natin siya ng sa gusto. Pero kung nasa bahay lang, okay na wala ng mga straw-straw. Pero pag i-travel natin siya, guys, hindi talaga siya pwede. Apat na sa gusto ang ating ilagay para talaga intact siya sa ating second tier. Okay, so and before niyo po siya sabihin niyo po sa inyong customer na marami siyang straw sa loob para di siya mabigla. So, medyo bigat-bigat talaga siya, guys. Nabong kagigil, ama. Po ang naging result kapag mainit pa ang cake tapos tinanggal niyo siya sa inyong baking pan. So, kailangan pa na palamigin niyo si cake bago siya tanggalin sa baking pan. So, ayan na. Medyo ano siya, mabigat na mabigat. Okay. Ay, parang gusto siyang ano, sabi kasi blue daw yung motif ng kanilang cake. Okay. Pero lagyan natin ng contrast para hindi naman boring. So white, sky blue, tsaka mag-invento tayo ng ibang kulay, guys. Wait lang. Okay, so mag-mix na tayo ng color green at saka blue. Ayaw niya kasi ng pink, so nag-try lang akong i-add itong color na to since sabi naman ni client na ako na daw ang bahala, basta blue lang siya. Since pangit naman blue lahat, so mag-experiment na lang tayo sa mga kulay-kulay. Nag-add lang ako ng dalawang color, color blue at saka color green, konti-konti. At ito ang result niya. Para siyang teal green. Ah, ayun, teal green, teal blue. Ano dun? Dalawa. Diba? Ang ganda. Medyo maingat talaga tayo sa pag ano ng ating cake kasi medyo mabigat, guys. Excuse me sa aking mga aso. Sobrang ingay. Okay. Ingat lang sa pagpahin. Kukuy, huwag mag-ingay. Ay, bullshit. Okay, continue na tayo, guys. Tumahimik na yung mga aso. Ang kagandahan lang kasi sa mga ano ko, mga naging kliyente ko, guys, share ko lang sa inyo, sinasabi nila na ako nang bahala
Kasi ganito kasi ako makipag-usap sa kanila. Diba, magtatanong sila kung may design na ganyan, na ganyan. Tapos, minsan pa, magsisend sila ng kanilang design. So, sinasabihan ko agad sila na, ay, ma'am, hindi ko po siya kaya. Baka ma- expectation versus reality po kayo. So, sasagot siya na, okay, ano pala yung mga nagawa mong design? So, send ka na ng mga designs mo. Then, dun siya pipili para yung mga nagawa mo na na-design, dun lang siya pipili para hindi ka na mahirapan magkopya sa kasi na hindi yan na-design, diba? Mas safe kaya yun kaysa mag-copy ka sa mga designs niya na minsan kinukuha pa nila sa Google, sa Pinterest, which is very mahirap talaga siyang kopyahin. So, ganun po. Tip lang. Ito, sabi lang ni client na ito na bahala. Basta blue lang. Wag lang yung pink. Okay. Sagot ka, okay, ma'am. Kasi mas lalabas kasi yung mga magagandang ideas kapag wala kang kinukopya ang design, di ba? Pero minsan, meron din mga client na ini-insist nila yung kanilang design na gusto. So, sinasabi, yun talaga sinasabi ko, hindi ko kaya. Nakakatakot kaya i-post. Na hindi nila magustuhan yung gawa mo kasi nga hindi natin na-copy yung kanilang gustong design. Okay, so ngayon, tapos na ako mag-final coat. So, i-smooth finish na natin siya, guys. Ito ang pinakamahirap na part sa pag, ano, ng cake. Kasi nga, ano siya, yung mataas. Ang hirap niyang i-ano. Borders mamaya. Okay. Ay, pepa. Meron pa. Wait lang. Okay, ayan. Tapos na tayo pag sagit. Ay, medyo mabigat siya, guys. Okay, so magawa na tayo ng borders. Then, continue na tayo sa flower making. Again, ay gamit ko pa rin yung mga liquid colors ko. Mas matipid kasi pag liquid colors, mura lang kaysa dun sa mga gel type. So, unahin muna natin yung mga borders bago tayo magawa ng mga flowers. Okay, bibilisan ko na lang yung pipe ng flowers ha, kasi meron na naman akong video dyan sa akin channel. Kung gusto nyong malaman kung paano gawa ng bulaklak using bold icing, pakicheck na lang po sa akin channel. Again, pag gumagawa po ako ng mga borders ng cake, ang gumagamit lang po ako ng piping bag, tapos cut ko lang siya ng paslant dito ng konti sa ibabaw. Then, pwede na siyang i-pipe. Para may design siya. Okay. Ay, medyo ano, masyado. Konti pa. Lakihan pa natin yung pag-cut. Okay, ayan. So, ayan na po. Ang liit lang. Then mamaya, ano kayo siya? Magawa ako ng drip chocolate using white chocolate ng Goya tsaka ito.
So, ayan. Then, another one dito sa baba. Ano na? I-cut nyo naman siya ng konti pa para lumaki yung butas. Then, press, hold, press, hold, press, hold. Ang gamit ko pala dito sa ating prepared cake is dalawang recipe po ng boiled icing. So, may sobra pa siya. Pwede ko siyang gamitin pang decorate mamaya. Pwede siyang gawin nating flowers. Diba ang tipid? Ang isang recipe po ng aking boiled icing ay dalawang cup ng puting asukal lang tsaka limang large egg. Okay, so ayan, tapos na po ako. Wait lang. Then, ilayo natin sa konti kasi ang hirap niyang anuhin. Parang nakakatakot siyang i-ano. Then dito, sa gitna, lagyan natin siya ng dragis. Gagamitin natin is white lang. Plain icing lang. Excuse me, ma'am. Sa pagawa ko ng parang dragis-dragis effect sa inyong icing is gumawa kayo ng piping bag tapos cut nyo lang sa dulo ng konti lang. Okay guys, so ayan. Ayan siya sa malapitan. Diba? Para siyang pearl lang. Pearl dragis. Sa abot kayang halaga. Okay, so tapusin na lang natin dito na side. Okay. Tapos na po tayo. Ayan. Okay. Naggawa na tayo ng mga flowers. So, ayan guys, mag-proceed na tayo sa flower. Flower icing, okay? Gagamit ako ng ganitong tip. Hindi siya maklaro. Ayan, flower tape po siya. Wala siyang number. Kasi, nabili lang siya sa Shopee. Galing China po. Pero maganda naman siya. Hindi naman siya kinakalawang. Mga, ewan ko, parang mag-iisang taon na siya sa akin. So far, okay naman. Good quality pa rin. Mura lang din. Sa Shopee ko siya nabili. At yung isang tip, eto din, flower tip na maliit. Yung isa, ay wait lang, kuha ka ng ano, flower name. Ay, wala pa din. Okay, so gumawa po ako ng dalawang kulay. Sky blue, tsaka may anong tawag dito. Basta, feel free na naghalo ako ng puti. Then, meron tayong flower nail, tsaka flower lifter. Then, let's start. Una, gumawa po kayo ng bud. Bud ng flower. Next. Ayan.
konti lang siya, guys. So, hanapin lang natin ang center ng inyong cake, which is dito ko siya ilalagay. Then next, another one, yung isang color naman, taasan natin. Then pangit siyang i-focus sa camera. Medyo mumurahin lang po ang ating cellphone, guys. So, tulungan niyo po akong ma-reach ang aking goal, which is ma-monetize po ang aking channel para bibili po ako ng magandang cellphone. Char. So, ayan. Ayan po. Parang pangit niya i-focus. Sige lang, kasi sa last part ng video na to, i-up, yung full video po ng aking cake ay nalagay ko dyan. Medyo hindi siya klaro dyan. Klaro ba? Na-hack yung cellphone niya. Ay, yung Facebook niya. Ay, naku. Si Lord na lang bahala sa kanya, guys. Ang hirap, maningil. Kaka-stress. Kaya nga ngayon, hindi na ako nagpapautang. Bukod sa bahala na kung wala tayong kita sa isang araw. Basta yung pagod at saka yung pinaghirapan nating cake, eh, bayad, ba? Diba? So, makakatulog ka ng mahimbing. Ayan. Oh, ayan, guys. Ba? Diba? Ang ingay. Dumadaan lang. Maingay na. Yan, mali. So, inay daw lakaw, G. Ang cellphone. Kasi ang bahay kasi, ang sahig kasi namin is kahoy lang. Hindi po siya tulad ng iba na semento. So, ang aming mga bahay dito is hanging. Kasi pag umuulan, bumabaha po. So, ganyan po talaga kahirap ang aking buhay, guys. Kaya, thank you din sa baking. Kasi, kung dati, nakakakain lang kami ng 3 beses sa isang araw.
Ngayon, tatlong beses pa naman din kaming kumakain sa isang adlaw, sa isang araw. Pero hindi pa kasama yung mga merienda. Char, char lang. Pinapatawa ko lang kayo, guys. Ewan ko kung natawa kayo, bala kayo diyan. So, ayan. Parang hindi niyo nakikita ng malapitan. Gusto niyo ba siyang lapitan? Ayaw ko lang galawin yung aking cellphone kasi baka pag nag-slide sa self sa ano, patay. Mahulog. So, ayan guys. Featuring my Tebu cake. Char. Pero hindi pa talaga siya. Ayan, oh, may dumadaan. Pag dumadaan, umaalog po yung lamesa namin. So, ayan. Hindi pa talaga siya fully tapos. Pero mamaya, mag-ano muna ako ha. Mag-gawa muna ako ng drip chocolate. Which is maybe color blue o white. Baby dito is color blue. Kasi white man ang ating icing. So, sa itaas, red din, white. So, dito blue. Sa dito is white. Okay na siguro yun. So, ilalagay natin siya sa ating cupcakes. Okay. Okay, ganyan lang siya, guys. Kung nakasubscribe po kayo sa aking channel, I'm sure kapag pinanood nyo po ang lahat ng aking pangit siya guys, supalpak. Eh, hindi talaga siya totally palpak, pero di ko bet. Pwede natin siyang tanggalin. Kung lagi kayong nanonood sa mga cakes ko, I'm sure ngayon alam nyo na kung paano gawin ang flower cup. Sobrang dali lang talaga niya. Kaso minsan palpak lang din, no? So, nobody's perfect. So, I practice. Yan. Para siyang ano, full bloom rose. So, ayan. Kita lang hindi siya klaro kasi masyadong malaki naman ang kabaliwan. Bakit ang ayaw? Bakit? What happened to you? Okay, so ulitin natin. Ay, tingnan nyo naman putik ito. Ulitin ko guys kasi ang pangit niya. Gagawa na lang ako ng bagong icing kasi baka na-stress itong icing ko. Tingnan natin itong ano, isang kulay. Ilapit ko siya sa mukha ko, hindi ko siya makita eh. So, ayan. Para siyang natapakan na rose. Hey, naantok na ako. Maaga pa ako gigising bukas kasi magluluto pa ako ng ulam. Ayan, so finally nakagawa na tayo ng tatlo. Then another one. Lagyan naman natin siya ng drip. Ito po yung nagawa kong kulay. Hindi siya blue, para siyang green. At dalawang Goya white chocolate ang nagamit ko.
saka konting iba pa. Okay, so butasan lang natin ng maliit ang ating piping bag. Before nyo po i-drip yung chocolate nyo, make sure na chilled po ang inyong cake para madali siyang mag-set. Para hindi siya masyadong runny. Okay. Pangit siya pag maliit lang. So, dagdagan natin. Sabi ko nang pa naman light blue lang itong ang nato, white chocolate, pero parang green ang lumabas. Yellowish kasi ang color ng ating goya. Kaya siguro ganito ang naging result niya. Tapos muna. Sa tupay, hindi nang dagdagan ni Ugma. Yes. Parang... Dapat color mo dito kung dapat puti sa taas. Nanala yung chocolate. Gibot blue man to akong gibotang. Kani may na green man. What's man siya ang kwan? Kuha na. Ay, namdumuan ko sa utang. Ako ba ito ba? Ako ba ito? Ila ito utang nila? 2K pa. Play na. Play naman na. Ano yung mga? Meron. Tanaw lang na sila. So, ayan guys, tapos na ang ating Devo Cake. So, bukas, parang ngayon, lalagyan natin siya ng name dito sa harap. Ayan. So, matutulog na muna siya sa chiller natin. Subukan ito kumay. Ibarang ako kumay. Kayo tangan na po ka ng tiya chocolate, pero okay ang mga Labi, akong babae kamay, tamara may tamara muna ni, saka nasunod.